din! Welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit, si Allen ng Greenyard TV. And para naman po sa vlog natin for today, eto, nag-prepare tayo ng mga halaman dito na, let's say para sa akin ha, challenging siyang alagaan. So unlike ng mga ibang halaman na pwede mo siyang i-neglect, eto medyo mapapaisip ka kung ano ba yung mga dapat mong gawin. So yan, iisa-isahin natin itong mga halaman na to. And alamin natin, kumbaga hindi naman kasi lahat ng halaman na to ay mahirap alagaan, pero yung iba kasi na mga challenge na gusto mong makamit dito sa mga halaman na to, so yun yung iisa-isahin na ipapaliwanag natin sa inyo sa bawat halaman. Siyempre, bago tayo magsimula sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe, and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, naandi dito po sa screen yung aming complete address. So, unahin na natin sa ating list, itong ating mga kalateya. So, yung mga varieties ng kalateya, ito medyo talagang mahirap siyang alagaan eh. At medyo nagkakaproblema talaga, even ako, nagkakaproblema ako. Kasi minsan, hindi mo talaga matansya kung ano ba yung mga gusto nitong mga halaman. Ibinigay mo na lahat, pero natutuyuan at natutuyuan ka pa rin. So ito, ang pinaka sa tingin ko challenging pagdating sa kalateya, yung mga varieties ng Rojo Picta, itong mga Doty kung tawagin, itong ating nasa harapan ngayon, itong Crimson, maaano mo eh na nasusunog yung dahon niya at hindi mo malaman kung ano ba yung gusto niya. So ang ginagawa ko na lang ito, buti na lang, nakakatulong din kasi yung nakikipag-usap ka dun sa mga buyers, dun sa mga suki. And ayun, tinulungan ako ni ma'am kung ano ba yung sinabi niya sa akin. Binigyan niya ako ng advice kung ano ba yung maganda para dito sa mga doti o dito sa mga ganitong klase ng halaman. And ang sabi niya lang talaga, lagi mong basain yung, i-maintain mo yung moist ng halaman, at kailangan lang sa kanya ay hindi siya naiipunan ng tubig. Yun yung isang importante kung sa niya para hindi masunog or masira yung mga dahon niya. And mo lang hahayaan na maging totally dry yung soil niya. At makakatulong din kung ang potting mixture na gagamitin mo ay talagang yung well-drained. So talagang lumulusot dapat. At kaya kailangan maganda rin yung drainage holes ng mga pot ninyo. Ang isang ginawa ko na remedyo dito, kasi talagang minsan, ano siya eh, kahit ihilera mo minsan sa pasimano ng bahay ninyo, mapapansin mo, eto gumaganda, eto pumapangit. So ako, kapag nakita ko na itong halaman na to, itong kalateya namin na to ay nagtatrive na dito sa certain part or certain area ng aming bahay, so hinahayaan ko na siya doon kasi alam ko doon siya gumaganda eh. And yun lang yung isang napansin ko sa kanila. More on ano sila eh, yung mga halaman na gusto niya nakakumpol sa karamihan kasi naitataas nila yung humidity. And yun yung pinaka-remedyong ginagawa ko sa kanila. And ngayon naman, nagiging okay at mas nagiging healthy at thriving itong ating mga halaman. And next naman sa ating listahan ay itong alocasia natin na albo. Ito sa lahat ng alocasia, ayan, kung mapapansin ninyo, ito yung sa tingin ko medyo maselan. Ayan, manonotice nyo naman dito sa dahon niya. Madali siyang malusaw, madali siyang masunog. Kung siya pwedeng ilagay sa direct sunlight kasi masusunog yung dahon niya, hindi mo rin naman siya pwedeng ilagay sa isang spot na wala namang nakukuhang liwanag, dahil syempre, kailangan niyang i-maintain yung variegation ng dahon na meron siya. Hahanapan mo talaga siya ng pwesto. Compare mo sa mga black velvet na alocasia sa mga Amazonica, compare mo sa kanila, sila kahit tamaan sila ng morning sunlight, walang problema sa kanila. Pero ito, mas gusto niya yung bright but indirect sunlight. And then ang next naman sa ating list ay ito namang mga caladiums. So pagdating naman dito sa caladiums, so bukod sa sila ay merong dormancy period, ang isa pang mahirap sa kanya na kalaban talaga ay yung mga insekto. So ang number one na kalaban nito ay mga uod. Siyempre, kasi imagine niyo, hindi siya katulad ng ibang halaman eh, na kunyari nakakapag-produce sila ng maraming dahon. So sila, ang nangyayari sa kanila, syempre, ayan, parang madalang. Sa isang puno, ilang dahon lang yung maipoprovide niya. Kaya mas makapal, mas maraming puno sa isang paso, mas maganda. Pero imagine ninyo naman kung halimbawa may uod at hindi nyo napansin, mauubos at mauubos ng uod sa isang magdamag yung isang buong dahon kahit gano'n pa kalaki yan. E gano'n katagal makapag-provide, makapag-produce ng panibagong dahon. And ang isa pa ay yung mga aphids. Yun yung parang pinakamalaking problema kapag kasi talaga sumobra at napabayaan
yung aphids dito sa nanamahay, dito sa halaman natin, sa mga caladiums natin, makikita mo na unti-unti na lang nagwe-wilt yung mga petioles niya, yung mga dahon niya, unti-unting nababawasan, at eventually, pagka hindi siya natin naagapan at lumala ng lumala, mauuwi sa pagkamatay yung mga caladiums ninyo. So kami, ang ginagawa namin, syempre, yun, nakakatulong kung talagang i-sprayan mo siya ng mga pesticide, yung mga neem oil, o kaya yung mga ginagawa natin na natural pesticide like yung suka at saka yung dishwashing liquid. So yun yung mga ginagamit natin. And even yung aspirin, yun yung ginagamit natin. Actually, nagawa natin siya sa previous vlog natin and yun lang yung piniprevent namin. And ngayon, since niripat natin siya, nawala yung mga aphids na bawasan natin. And hopefully, maano natin talaga siya masugpo. And ang next naman sa ating list ay ito namang varieties ng peperomia. Itong hawak ko ngayon, ito peperomia ripple. Ito medyo hirap ako dito. Hindi talaga ako makapagpakapal nito. Hindi ako masabi mong nakakabuhay, pero hindi siya kumakapal ng sobrang kapal. And kung napanood nyo rin yung mga previous vlog ko na naandun, di ba meron akong sobrang lush na peperomia rosso, tapos kay nalaunan ay namatay na siya, hindi natin naagapan, and yun yung parang nakaka-trauma eh. Kumbaga parang nakaka-stress, kasi syempre, ang ganda nun eh, napakapal natin na palago. Although, naisalba natin siya, pero ang nangyari kasi, umuwi tayo dun sa maliit na peperomia na pinapalago at pinapakapal ulit natin ngayon. Pero nakaka-recover naman siya. Simula noon, inaagapan ko na or binabantayan kasi ito talaga hindi tayo pwedeng mag-overwater dito sa mga anong to, sa mga halaman na to, sa peperomia na to. Kasi kapag ka nag-overwatered, ito yung magiging reason ng pagkamatay nila. So yun, and ito, yung watermelon natin, meron naman tayo, kaya kami sa watermelon namin, kita nyo naman thriving at ang daming bulaklak. So, dito sa watermelon namin, talagang everyday, chine-check namin kung nadadry na ba yung soil niya, kung oras na ba para diligin or hindi pa. And chine-check rin namin kung may mga insekto na namamahay dito para hindi naman matulad doon sa rosso natin. Pagdating dito sa adenium, nabubuhay ko naman siya. And ang pagkakaalam ko, nagawa ko na rin yung sa previous vlog, marami na rin nag-comment na ito yung kailangan, ganito yung ganyan. Nung una kasi talagang, kung mapapansin nyo, malaki na naman yung pinagbago niya. Kasi dati, talagang ubus ang dahon ito at pagkatapos, matataas siya. Pero ngayon, wala lang siyang bulaklak. Pero yung okay naman sa kanya, nagtatrive naman siya. Pero yun nga, may mga pagkakataon kasi na, ayun, katulad nung nakaraan, hindi ko lang, alam ko, na-videohan ko, pero bumalik na yung mga bulaklak niya, gumanda na ulit yung mga bulaklak nito. Pero ang hirap niyang i-maintain kasi, yung katulad nung abili namin siya na ang ganda-ganda niya, talaga nagka-problema ako dito. Ang hirap i-maintain, akala ko nga mamatay na, tapos naging leggy, nalagas ang mga dahon, pero ngayon, thriving naman siya, at yun, sinunod ko na lang din yung mga comments, yung mga suggestions sa akin, at nakatulong naman talaga sila, kasi ayan nga, mas gumanda naman sila before, kasi laki talaga ng pinagbago, nagsimula sa maganda, sa napakaganda, napakabulaklak, at pagkatapos biglang pumangit, at ngayon naman ito, unti-unting nagre-recover, pero ngayon, buhay pa rin. Nasa isang taon na sa amin tong adenium na to. And ayan, thriving naman siya. Medyo challenging nga lang siyang alagaan para sa akin. Ha? Hindi ko makuha yung talagang tamang timpla para sa kanya. And buti na nga lang, ayun, nakakuha ko ng mga suggestions sa inyo, sa mga nakapanood ng videos or ng vlog before. And ayan, yun yung sinusunod natin ngayon. Ang next one is peace lily. Pero don't get me wrong, ang peace lily, madali siyang alagaan. Madali siyang pagandahin at maganda siyang i-display. Hindi naman siya yung sasabihin mong sensitive na halaman. Ang challenging part dito para sa akin ay yung pabulaklakin sila. So yun yung parang pinaka hinahanap ko sa kanila. Pero when it comes dito sa mga foliages niya, walang problema. Katulad nito, etong ating peace lily na to. Ang laking-laki niya na nasa nursery bag siya, ilang beses na natin siyang na-feature sa ating mga vlog na nakaraan, and nasa 8x8 na nursery bag. And kita nyo naman, lush, makapal, maganda mga dahon niya. At walang kahit na anong sira or damages. At tuloy-tuloy sa paglaki itong peace lily. Ang nagiging ko lang dito, ang hinahanap ko lang sa kanya is yung bulaklak. Unlike kasi ng mga variegated ones, ang dali nilang pabulaklakin. Paulit-ulit ko din yung sinasabi.
And katulad na lamang itong ginawa natin na ano, na peace lily for Christmas, nung nilagyan natin ang Christmas light. Kita nyo, etong peace lily na variegated na to, nakabulaklak na kagad ng dalawa. Pero before, walang kahit na, isa lang yata, pang pagkakatanda ko, isa lang yung bulaklak nito. At ito yung isang yon. Ano na siya, pa-fade na siya. Pero after that, nakabulaklak na siya ng dalawa ngayon. And etong peace lily na to, simula yata nung una kong na-feature, etong regular na peace lily, hindi ko pa siya napapabulaklak. Same lang yung ginagawa natin, at ginawa natin para sa peace lily para mamulaklak to. Pero parang hindi pa siya talaga nakakapag-bear ulit ng bulaklak. Pero pagka nasa garden naman, yung karamihan ng mga peace lily natin doon, although hindi din lahat, nagkakabulaklak sila. And yun lamang yung hinahanap natin dito sa peace lily na yun. Pero the rest, huwag kayong maglalakas sa yung mga peace lily ninyo, ay madali talagang alagaan yan. At next naman sa ating list ay itong mga string of hearts. Pagdating dito sa string of hearts, before, talagang naging challenging ang pag-aalaga nito. Kasi ang kapal or malago na siya nung nabili ko. Although hanggang ngayon, ito makikita nyo, hindi ko pa siya nare-repat. Ever since ang binili ko, hindi ko alam. Siguro mag-iisang taon na rin sa amin to. Nalulusaw din siya. Siguro nag-overwater din ako dito. Kala ko, mamamatay na siya. So, ginawa ko, inilipat ko siya dito sa spot, sa labas, kung saan naka-display din yung karamihan ng mga halaman. Isinabit ko lang siya sa isang puno. And, ayan, napansin ko na sabi ko, okay, nakaka-recover siya at unti-unti kumakapal. So, nung una, sabi ko, parang hirap, hindi ko makuha, hindi ko matansya yung gusto nitong mga string of hearts na to. Pagka naman nakikita ko sa mga videos, ang ganda pa naman nung nakikita ko na nagte-trail sila, siguro nakalagay or nakadikit siya sa mataas na may lalagyan sila sa wall nila na medyo mataas, tapos na nagte-trail pababa, ang kapal at ang lash, ang kapal talaga, ang lago ng mga string of hearts na pababa. And yun sana yung gusto kong makuha na goal dito, pero yun, hindi pala siya ganun kadali. Pero ngayon, natututunan natin siya, hindi naman siya namamatay na. And hopefully, mapakapal natin itong string of hearts na to. At yung kasing nasa garden, meron kami sa garden ito, pero nabili na kasi namin siya ng ganong kakapal na. Ang gusto ko kasi malaman ko kung paano ko mapapakapal yung sariling string of hearts na meron ako. And so far, ayan, tinesting ko rin nga pala dito yung tinatawag na soil layering, kung saan yung nag-trail niya na part ng string of hearts, ibinalik ko siya dun sa soil, tapos tinabunan ko lang ng konti or idinikit ko siya dun yung aerial root niya, idinikit ko dun sa soil para mag-provide ng panibagong ugat at saka makapagpalabas din ng mga panibagong suloy. Katulad ng ginawa natin dun sa mga marble queen natin. And ang next naman sa ating list ay ito namang mga triostar, or itong mas kilala dito sa tawag sa amin na sinante. Pagdating sa sinante, before naging napaka-challenging ang pag-aalaga nito, ang tagal ko nang meron ito sa bahay, nakalagay sa isang maliit na pot, hindi ko mapalaki-laki. Hindi ko alam kung bakit, kung ano yung gusto niya. Pero ngayon, di ba, nagkaroon ako ng isang vlog about dito sa sinante, sa Triostar. So, yun nga yung kumuha pa tayo ng apat na piraso na nakalagay sa 4x4 na sinante na pinagsama-sama natin at nirepat natin. And eto na siya ngayon. So, makikita nyo na talagang thriving siya. So, naging challenging sa akin. Sabi ko, paano ko mapapaganda tong sinante na to? And nung nagre-research ako, nagbabasa ako at ayon na rin dun sa recommendations ng iba, so para din siyang Calathea talaga. Kailangan niya ng humidity. At saka napansin ko, nung nakapunta ako sa Tagaytay, gusto niya talaga yung sheltered, yung bright light pero walang kahit na anong tumatamang direct sunlight sa kanya para mag-thrive. Tapos sa Tagaytay kasi yun eh, tapos ang lamig ng, kumbaga hindi mainit. Hindi din ganong kalamig. Saktong-sakto pala sa kanya yung ganong climate. And yun, since malapit kami sa Tagaytay, medyo malamig na din dito sa amin ngayon. Kaya sabi ko, buwan, nagtatrive at ang ganda. Nakikita nyo naman, tuloy-tuloy sa pagkakaroon ng panibagong suloy. Itong ating mga Triostar. Sinubukan ko din na diligin siya. Doon din sa mga nakaraang videos natin, diniligan din natin siya ng mga diniligan natin siya ng mga MSG natin na ginawang alternative fertilizer. At kita nyo, ayan na, ang resulta, wala namang kahit na anong damages sa dahon, tuloy-tuloy sa pagkapal at paglago itong ating sinante.
At ayan, ibig sabihin lang, okay na, nagtuloy-tuloy na. Ngayon, ang ginagawa ko na lang dito sa ating mga TriStar ay monitoring. Every day or every other day, minomonitor natin siya, chinecheck natin siya. When it's time to water them, syempre, dinidiligan natin. At pagkatapos, yung fertilizer natin, yun, ang ginagawa ko na dito, MSG, since nakita ko very effective sa kanila, at wala naman kahit na anong damages sa dahon. So, yun na lang itutuloy natin every 3 weeks. And, yan na. At least naka-graduate na sa tingin ko dito sa Sinante. And even yung maliit na Sinante na isinama natin dito sa gitna, inilagay natin sa pinaka-gitna, ayan na siya ngayon. Unti-unti na siyang lumalaki. At isa pa, etong aming Orbifolia. So dito sa Orbifolia, medyo nahirapan ako. Nung una, ang ganda niya. Ang healthy niyang tingnan, ang healthy ng ano niya, ng mga dahon niya. Walang kahit anong damages. Tapos all of a sudden, isa-isa yung mga dahon niya, nagkakaroon talaga ng brown edges, nagkakaroon ng paninilaw, tapos makita ko, unti-unti, mamamatay. So, nagkaroon ako ng problema dito. Sabi ko, ano bang gusto nitong Orbifolia na to? And ayan, sa ngayon, nagre-recover na siya, naandito na siya. Sa inilabas ko muna din siya, isinama ko siya doon sa mga doti kasi yun yung parang sabi ko, ito yung nakapagpaganda sa doti, why not try ko din dito sa Orbifolia ko. And ayan, fighting naman siya, and yun nga lang, nawala yung kisig na masasabi ko dito sa Orbifolia dahil dati ang kapal nito tsaka ang lalaki ng dahon eh. Ito yung mga para sa akin ay most challenging na mga halaman na meron ako ngayon. Eh, kung meron kayong ideas kung paano ko ba or kung ano yung mga bagay na makakatulong na maaari kong gawin sa mga halamang ito, i-comment nyo lamang po dito sa ating comment section. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. At pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. At kita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV. And thank you for watching.